Facebook live. Yes. Magandang magandang tanghali po lahat ng kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao. So galing po sa SAF, dumiretso po dahil dito sa isang importanteng meeting. Bakit po importante? Kasi marami sa kababayan natin ang tinatanong, pagbalik sa new normal, normal ba ulit ang buhay nila? Ito po ang isang example po, yung mga performing artists natin, specifically po yung mga comedian at nasa comedy bars, no? Unlike halimbawa yung banda, pwede po yung banda na sa isang pwesto kung kasalan yan or kung isang picnic, di ba? Pero sa comedy, kailangan talaga ano eh, yung connection nung performer sa atin lahat, no? So kakamustahin natin sila. Pero para namang ano, para namang walang nangyari sa kanila, no? So So let's start with their manager. Hello po. Thank you for bringing to our attention, no, yung plight ng ating mga kapatid na nasa industriya na to. Salamat din po na kahit pa paano po ay napagbigay niyo ng friendship po yung aming email sa inyo. Sa 0 to 10, gaano kahirap na ang ating mga kasama? Sobrang. Nasa 0 po talaga or 1, kawawa po talaga yung iba. Oh, 0 being the worst. Siguro, oh. Mga 80% of them talaga po ay sobrang hirap na hirap. Lalo na summer, di ba? Usually, dito yes. Pinakamaraming racket. Dito may mga... sa gabi, the night before the fiesta, di ba? Yes. Tapos yung summer outings and everything. Po, ang bayaran po sa kanila is per racket, per gig basis eh. So, hindi lang, naman ang bayad kung nakakatawa o hindi. Hindi na. Oh, mag-hi muna lahat. Say your name na rin para kilala kayo ng mga... Hi, I'm Lito Alejandria from Zirco. Oh. Bago ko iikot, kilalanin nyo, malay nyo, maging online na yung pagpapatawa yeah. At talagang magkaroon ng bagong industriya. No? But these are real people with real feelings who really cared about their audience. Diba? Na kahit for 1 hour or a few hours sa isang gabi na nakikinig sa kanila, makalimutan yung mga problema. Pero sila ay hindi tao na walang problema. No? Pero masaya pa rin. Yeah. Baka hindi nyo lang makilala kasi nakamask. Hello po, Arnel Tamayo po. Pinipilit maging masaya. Yan. Baka may pumipilit. Wala naman po. Wala. Hello po. Dax Martin po, Clowns and Circus. Kamusta naman? Ito panaybahay lang. Oh yes. Pero mahirap talaga ang sitwasyon namin ngayon. And we'd like to thank you kasi na-invitean niyo kami dito. Pero ano, paano? Kasi 'di ba yung sa comedy halimbawa, it comes natural, 'di ba? But yes. It's also observing other people, circumstance. Yes. So, anong ginagawa niyo ngayon na habang bahay lang kayo? It's either maglinis ng bahay, manonood ng news. So, sobrang linis na ng bahay niyo. Very much. Sa sobrang linis po gusto na namin dumihan. Mas lilinisin ulit, no? Ayan. Hello po. Ako po pala si Mariko of the Mistress. Isa rin po sa mga entertainers ng Zirco and Clowns. At ito na po. Nag-iuwi na ako. Cookies. Pakita mo naman. Thank you, Liz. Ayan, maraming thank you. Maraming matutuwa sa cookies na napakasarap. Opo, at magiging maganda po ang aking mood dahil ang tatakpunan ay mood. Kay Liz Uy yan. Ay, siya mismo ang ano. Mariko, Mariko, itabi mo naman yung cookies sa monster. Cookie monster. Food! Hi everyone, my name is Betty Dio. Isa po akong stand-up comedian dito sa Clown Zirco for about, I think, 2 decades. Maganda po ako. Sobrang bait ng aming boss, si Boss Lina at si Boss Alan K. Kung stand-up ka, ba't nakaupo ka? Ayan, yan ang stand-up. Okay. sa panahon po ng itong ngayong COVID, quarantine tayo, nalungkot po talaga, pero kailangan namang overcome yun po. Kaya di ba ang kasabihan na yun, kasabihan na laughter is the best medicine. Yeah. Fight the fight. Hinahanap-hanap nyo rin ba na yung audience nyo, mga regular, mapatawa din sila? Kasi siyempre, hirap din sila ngayon eh, di ba? So, hindi po kami mga regular followers na FB friends po namin. So, ginagawa ko po ito, hindi sila magawa ko ng mga videos na talaga may mga comedies.
Ako rin po lahat ang gumagalak. Ako yung nanay, ako yung tatay. So, may story, kasi may punchline. So, guys, follow niyo po ako sa yun, Facebook. Beth Dion. Sa aking TikTok account, Beth Dion. And YouTube account, TikTok. Ano po lahat ang mga video ko. Tsaka yung mga videos na espala. So, kamusta pala yung ano ate mo, si Celine? She's good, she's good. Naka-stay at home din. Opo, kaya-kaya pa naman niya dahil kasama ko si Sir Cayetano. Boom! Hi po mga Dapper Gods, ako po si Baktesh Eko. And alam naman po natin bago po ako naging part ng Balagaing sa akong performer every night sa mga comedy bar. So maraming maraming salamat po dito. And squatter ko dyan, mga kabarangay ko dyan sa Tondo kasi taga-Tondo po ako. And kung may nakakaalam po ng hirap ng pinagdadaanan ng mga Pilipino ngayon, yung po yung mga kapitbahay ko sa Tondo, Manila, at sa mga lugar na katulad nun. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga taong tumutulong, nakikita man o hindi, maraming maraming salamat. Buti nabanggit mo yung Itbulaga at nabanggit mo yung showbiz. Iniisip kasi ng mga tao minsan, di ba, na pag nakita mo sa TV, pag celebrity, parang mayaman lahat. 'Di ba? Pero actually katulad ngayon summer, 'di ba? Marami sa atin mga actors, actresses, mga singers, lahat ng performing actors, mas malaki ata ang kinikita nila actually sa mga gig na 'to, 'di ba? Kasi hindi naman lahat limang sine isang or may teleserye ka, at least may regular ka, 'di ba? Or sa noontime show, 'di ba? Kasi may nagsasabi po na bakit minsan tinutulungan yung medyo nakakangat. So, ako lang po paalam sa lahat na pare-parehas po tayo na pinagdadaanan ngayon. Yes po, may ipon po kami, pero wala po kaming work. So, ibig sabihin po, yung ipon po, mauubos at mauubos po yun everyday. So, we have to find ways to help our family kasi may pamilya din po kami. Lalo po kami, LGBTQ member po kami. Ang pamilya po namin ay pamilya namin, pamilya ng boyfriend namin, pamilya ng boyfriend ng kapatid namin. Ganun po yung lawak ng tulong ng mga LGBTQ. So, sana po maintindihan niyo po dahil iniintindi po namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. Yeah, so yung tanggalin natin yung assumption sa isip na eto celebrity naman to, hindi nangangailangan to, okay. 'Di ba? Dahil magkaiba yung fame at saka yung actual na ipon mo, yes. No? Ang ganda yung word na ginamit mo, nakakaangat. Tayo ka ulit, Miss Dion. Oh yeah, nakakaangat ng konti sa iyo. Okay, so mag-uusap po muna kami. Mag-ahay muna si Lani. Thank you for visiting us. Wala kaming ibang intention kundi kahit papaano ma-uplift namin yung spirit ninyo kasi lagi kayo nagpapatawa sa iba, but ngayon na may tumamang ano sa atin, crisis sa atin, kayo din nagwo-worry. So, pero tama po yung sinabi niyo pong uplift. Kasi nung a few weeks ago, nadidepress talaga ako. Ako din. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, number one is fear. Nagiging masaya tayo sa stage, pero talagang off stage kapag nag-iisa, lalo na ako nag-iisa, di ba yung parang nakakatakot yung mga nangyayari? Nakasanayan mo na kasi. Oo, nakasanayan mong maging masaya in front of people. No, but thank you for saying nakaka-depress. Kasi yung ibang nadidepress, ayaw na sabihin sa pamilya or sa iba, kasi parang bang abnormal o hindi normal, di ba, pag ganon. But actually, in this situation, even before this situation, grabe ang level ng anxiety, pati ng mga bata. But ngayon, na so much uncertainty, katulad nung sinabi mo, you can't help sometimes but really feel, ano. And akala ko nga noon, yung sabi ko, anong mangyayari sa akin? Ibang, bakit ako natatakot? Pero I would cry every night. Yeah, ibang na-avoid na hindi ko alam kung bakit ako maiiyak. Pero talagang sabi ko, I need to get down, I need to go downstairs. Kailangan may kausap. Yes, kailangan ng distraction. Pero hindi, not unless you face it, hindi mawawala. Mm-hmm. Ibang, you try to convince yourself para naman mawala. Minsan, hindi pa rin, matatakot ka pa rin. So madalas ka manalamin ngayon because you want to face it. Nung makita ko ang sarili ko sa salamin, ang ganda ko pala. So, nawala ang depression mo. So ano, quick tip lang. Doon sa iba na sa bahay ngayon, pinapanood ka, no, kahit nandun pamilya, etc., pero nadi-depress din. What's your two cents that can help them? Pray. That's number one. Number two, mag-really
mo kung ano ang nararamdaman mo. Tapos sa iba, huwag nating i-judge. Yes. Diba? Kasi huwag tayong maging judgmental. Hanggang maramdaman mo maging depressed, hindi mo maiintindihan ang bigat. Yes. No, not only sa balikat, but sa puso ng isang taong nadidepress. No, this is the only time na talaga maiintindihan mo yung mga problema sa labas. Yes. Diba? Once na experience mo na siya, doon mo palang malalaman eh. No, nababanggit ko yan kasi si Rene Requestas, taga dito sa Taguig. Kasabay ko siya naging konsehal. And aminado naman tayo, he's one of the funniest persons. Di ba? Legend, di ba? Oh, kaya lang, sa tunay na buhay, he had his own problems and he had bouts of depression din talaga. Di ba? So, yun nga, let's not judge, but let's be there for others. Ba, yung bang ano, yung tanong ko lang, no, yung tinext ka, tinawagan ka ng kaibigan mo, nakakatanggal din ng depression? Depende kung anong laman ng kasi may mga texts. Yung katulad ngayon, ako, pinipigil ako ang sarili ko na tumingin sa news, yung mga negas sa FB. Talagang pinapatay ko yung phone ko para lang maging positive. Kasi hindi nakakatulong talaga yung negativity sa media. Diba? Yung bang, huy, ano to? So dapat, na lang talaga. Sa mga panahon ngayon, huwag tayong toxic. Yes. Diba? Kasi although may problema ka, pag ginawa mong problema ng iba, baka lalo siyang ma-depress. Yes. Diba? May dalawa kasing text ngayon, speaker, from other. It's either, kamusta naman, o baka naman. Okay yung kamusta naman, pero yung baka naman, medyo mahirap. Kaya lang ang problema, may kamusta na, may baka at may naman baka naman pa. Diba? Yun ang, hindi mo alam pa paano humindi. Kasi nga, kung dating tinutulungan mo, eh, ikaw ngayon in trouble din, yung paano mo tutulungan yung sarili mo? May problema ka rin naman ngayon. Siyempre, so, kailangan mo nang unahin yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Minsan, nakadagdag sa depression. So, ang pinaka na problema pala ngayon, no, yung sa emotional side. Halimbawa, nagpapautang ka. Kasi on one hand, siyempre, hindi ka makasingil, pero kailangan mo rin maningil. But on the other hand, pag naningil ka, nakaka-cause ka ng pressure o konsensya mo dun sa isa, no? So marami talagang problema, no, na hindi na pag-uusapan. Akala ng tao ano lang yung ECQ at saka social amelioration lang. But yung actual na pagkatao natin na nasusubukan during this time. Oh. Yung katulad niyan, kanina ko lang naisip, yung pinsan ko humingi ng tulong. Tapos yung kasama natin, humingi din ng tulong. Eh, nagbigay na ako ng tulong doon sa isa. Eh, yung kamag-anak mo, nakalimutan ko, o nga, kamag-anak ko to. Diba yung, syempre, kahit na ba hindi mo nakakausap lagi, eh, nakakausap mo lagi yung kasama mo sa trabaho, yun ang nauna ko. Eh, nakakalimutan ko, dapat family first din. Siguro po, dalawa. Ayan, sabi ni Belia Schilling, tama po. Kapag stress, mag-pray po. Read ng Bible. Thank you. Ayan. Thank you. Kami po, gabi-gabi nag-rosary kami kasama ko, mami ko. My mom is 80 years old. Meron po siya suffering dementia. So, from time to time, nag-base po siya, she want to go out para mag-ano namang kanil ng mga mga senior citizens. So, lang ko nire-remind sa kanya. So, what I did, nila lang po yun. So, kumbaga, may nag-iisip ka na wala kang trabaho, wala kang ano yung susunod sa ano yung next chapter, ano yung hinaharap. So, yun ang iniisip namin, anxiety kung ano, makasunod. Pero ang ginagawa ko, very vocal ako para kailangan mo ilabas eh. Tapos hinahag ko yung parents. At yun yung time na, kumbaga nagkaroon tayo ng... maganda yan yung hinahag mo yung parents, di ba? Baka nakakalimutan nung iba na lalo sa matatanda, yung physical presence ng anak or ng mga apo, kung magkasama din lang kayo sa bahay at yung chance ngayon na magkakwentuhan, malaking bagay talaga. No? Okay. Sige. Mga kababay, may pahabol na lang po ako kasi alam ko po nahihirapan po kayo lahat. Ganito na lang po. Lagi naman natin inuna si God eh. Three things. Let's always pray. Bawal maging judgmental. Dapat lagi mag-intindihan. Yan na lang po tayo. Pagmahala. Yes. Okay. So, pahabain ko pa sana, pero akala ko magpapatawa, eh seryosong-seryoso. Nagkahugutan na po. Sorry po. Bakit? Nagkahugutan na po. Kasi wala na po mahugot sa bulsa. Eh, kasi kayo naman ang nagtatanong eh. Okay. Mas importante naman kasi nakikita nila, di ba parang yung cameraman,
akala nila parati yung camera ka lang yes. nakatingin eh, pero yung may cameraman sa likod ng camera. Yes. So sa inyo din, 'di ba? May tunay na tao sa likod ng mga performers, no? So thank you for allowing us to get to know you a little bit better. Third Silver Gang Claw pala nagpapa-thank you. Ay, nagpapa-greet po. Medyo yung meron daw siyang sinat ng konti. So get to Bernard and... Thank you, Bernard. Bernard, thank you daw very much. Sabi nilang lahat, sabi namin, talagang wala kang kupas kahit sa Facebook. Nandiyan ka. Pero may konting good news sa tropa mo dito. Huwag mo na daw lakarin yung visa nila kasi hindi rin naman daw sila makakaalis. Okay, bye. Thank you so much. Thank you. Okay. Okay, Sharon Pogeta. Kain na guys, kain na. Sige po mga kababayan, mag-uusap-usap lang kami. But we'll try to feature yung iba din nating kababayan na apektado talaga ang kabuhayan. Not only now, but after. So actually yun ang pag-uusapan namin. Ano yung new normal para sa mga performing artists katulad nila. God bless you. Have a good day po. Have a good weekend.